Makilahok at matuto. Makilahok at magtagumpay. Wikang sa kultura'y sumasalamin. Sama-samang tuklasin at pagyayamanin. Pagkakakilanlan ay pagtibayi. MTV MLE. MTV MLE sa radyo. MTV MLE sa radyo ay sumasahim papawid. Ito ang MTV MLE Radyo Eskwela. Narito na naman ang Radyo Eskwela na bumabati sa inyo ng magandang araw. Sana namang aralin sa MTV MLE ang ating iyahatid para sa ikalawang baitang. Ako ang inyong guro, Binibining Lizeth Pia Guray. Pumwesto na kayo sa maayos na lugar upang mapakinggan ang ating aralin sa araw na ito. Ihanda ang inyong lapis, papel at module para sa leksyon ukol sa kasarian ng pangalan. Bago natin simulan ang ating leksyon, halina't ating alalahanin ang inaral natin noong nakaraan. Ang mga salitang may kambalkatinig at diptongo. Ating sasagutin ang mga katanungan sa ating pagsusulit tungkol sa salitang may kambalkatinig at diptongo. Lagyan ng tama kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at mali naman kung hindi. Uulitin ko, lagyan ng tama kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at mali naman kung hindi. Umpisahan na natin. Ang salitang kamay at bahay ay salitang magkasintunog. Uulitin ko, ang salitang kamay at bahay ay salitang magkasintunog. Ano ang tamang sagot? Oo, tama ang sagot. Ang mga salitang florera, globo, braso ay ilan lamang sa halimbawa ng salitang may kambalkatinig. Ang mga salitang florera, globo, braso ay ilan lamang sa halimbawa ng salitang may kambalkatinig. Tama o mali? Magaling! Tama! Ang kambalkatinig ay mga salitang may pinagsamang tunog. Ang kambalkatinig ay mga salitang may pinagsamang tunog. Tama o mali? Mahusay! Tama! Ang mga salitang sitaw, sisiw, tulay, at kahoy ay halimbawa ng mga salitang may diptongo. Ang mga salitang sitaw, sisiw, tulay, at kahoy ay halimbawa ng mga salitang may diptongo. Tama o mali? Tama! Magaling! Ang mga salitang agiw, araw, palay at baboy ay halimbawa ng salitang kambalkatinig. Ang mga salitang agiw, araw, palay at baboy ay halimbawa ng salitang kambalkatinig. Tama o mali? Mali! Alam mo ba ang tawag sa mga salitang ito? Ito ay mga salitang diptongo. Palakpakan ang sarili. Bilangin ang inyong nakuha. Sino sa inyo ang walang mali? Itaas ang kamay.
Wow! Lahat kayo nakataas ang kamay. Ibig sabihin, naintindihan ninyo ang inyong aralin. Bago natin ipagpatuloy ang ating aralin, makinig muna sa isang patalastas. MTB MLE Radyo Eskwela. Hello po, Itay. Hello, anak. Nakita ko na pala yung napadala mo sa litrato sa Messenger. Wow, anak. Ang galing-galing mo naman. Manang-mana ka talaga sa tatay. Siyempre naman, Itay. Perfect ko nga po yung mate. Salamat sa'yo at sa DepEd Commons. Kahit nasa ibang bansa ka, natuturuan mo pa rin ako. Maraming salamat, Itay. Walang anuman, anak. Ang DepEd Commons ay isang online platform para sa distance learning na inilunsad ng Kagawaran ng Edukasyon para sa tuloy-tuloy na edukasyon. Buksan lang sa inyong internet browser ang commons.deped.gov.ph para sa mga detalye. MTB MLE Radyo Eskwela. Nagbabalik ang MTB MLE. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa kasarian ng pangalan. Bago ang ating aralin, may mga laruan ba kayo? Oo, alam kong marami. Ngayong araw, magbabasa ako ng maikling kwento tungkol sa laruan. Hulaan nyo nga kung anong mga laruan ang mga ito? Ano kaya ang mga ito? Malalaman natin pagkatapos nating basahin ang kwento. Makinig ng mabuti at ating alamin kung ano ang mga laruan na ito. Ang pamagat ng kwentong inyong maririnig ay Ang Aking Mga Laruan. Ang Aking Mga Laruan. Marami akong laruan. Ito ay bigay ng aking nanay, tita, lola at ng mga kapatid ko. Mayroon akong manika na iba-iba ang itsura at mga luto-lutuan na may kasamang iba't ibang hugis ng gulay at prutas. Mayroon din akong mga puzzle na gustong gusto ko dahil tumatalas ang aking isipan. Pagkatapos kong laruin ang mga ito, inililigpit at ibinabalik ko sa kabinet. Uulitin ko ang kwento. Ang aking mga laruan. Marami akong laruan. Ito ay bigay ng aking nanay, tita, lola at ng mga kapatid ko. Mayroon akong manika na iba-iba ang itsura at mga luto-lutuan na may kasamang iba't ibang hugis ng gulay at prutas. Mayroon din akong mga puzzle na gustong gusto ko dahil tumatalas ang aking isipan. Pagkatapos kong laruin ang mga ito, inililigpit at ibinabalik ko sa kabinet. Subukan nga natin kung talagang nakinig kayo sa kwento. Ano ang pamagat ng kwento? Uulitin ko, ano ang pamagat ng kwento? Tama! Ang aking mga laruan. Ilan ang kanyang laruan? Uulitin ko, ilan ang kanyang laruan? Tama! Marami! Sino-sino ang nagbigay ng kanyang mga laruan? Uulitin ko, sino-sino ang nagbigay ng kanyang mga laruan? Magaling! Ang nagbigay ay sina nanay, tita, lola at mga kapatid. Ano ang gustong gusto niyang laruan na nagpapatalas ng isipan? Tama! Puzzle! Pagkatapos niyang laruin, ano ang kanyang ginagawa sa mga laruan? Uulitin ko,
Pagkatapos niyang laruin, ano ang kanyang ginagawa sa mga laruan? Tumpak, inililipit niya sa cabinet. Kung ikaw yung bata dito sa ating kwento, gagayahin mo ba? Bakit? Uulitin ko, kung ikaw yung bata dito sa ating kwento, gagayahin mo ba? Bakit? Tama! Dapat gagayahin nyo din para maayos palagi ang bahay at hindi mapagalitan ng nanay. O ayan mga bata! Subukan muna nating sagutin ang mga tanong sa subukin sa inyong module. Ito ang panuto. Isulat ang kasarian ng pangalan batay sa mga sumusunod na larawan. Piliin ang titik ng tamang sagot sa loob ng kahon. Ito ang pagpipilian sa kahon. L. Panlalaki. B. Pambabae. D. Ditiyak. W. Walang kasarian. Uulitin ko ang panuto. Isulat ang kasarian ng pangalan batay sa mga sumusunod na larawan. Piliin ang titik ng tamang sagot sa loob ng kahon. Ito ang pagpipilian sa kahon. L. Panlalaki. B. Pambabae. D. Titiyak. W. Walang kasarian. Unang bilang. Bola. Ano ito? Tama. W. Walang kasarian. Pangalawang bilang. Pare. Ano ito? Tama. L. Lalaki. Pangatlong bilang. Prinsesa. Ito ba ay lalaki o babae? Siyempre. B. Babae. Pang-apat na bilang. Kama. Ano ito? Tama. Ito ay walang kasarian. At panglima ay baby. Ano ito? Ito ay D. Ditiyak. Mahusay mga bata. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang ating leksyon ngayong araw ay tungkol sa kasarian ng pangalan. Kung handa na kayo, isigaw ang tatlong beses. Handa na kami! May mga halimbawa tayo dito ng kasarian ng pangalan. Una, pambabae. Lola, Ana, Bea, Ate, Prinsesa. Pangalawa, panlalaki. Hardinero, Tiyo, Kuya, Ninong, Pare. Pangatlo, ditiyak. Pulis, guro, pangulo, ibon, kalabaw. Pang-apat, walang kasarian. Bato, silya, damit, tinapay, papel. Uulitin ko. Una, pambabae. Lola, Ana, Bea, Ate, Prinsesa. Pangalawa, panlalaki. Hardinero, Tiyo, Kuya, Ninong, Pare. Pangatlo, ditiyak. Pulis, guro, pangulo, ibon, kalabaw. Pang-apat, walang kasarian. Bato, silya, damit, tinapay, papel. Subukin nyo ngang tukuyin ang kasarian ng mga pangalan na ginamit sa kwento. Una, kapatid. Ano ang kasarian nito? Tama, ditiyak. Pangalawa, laruan. Ano ang kasarian nito? Tumpak, walang kasarian. Pangatlo, gulay. Magaling, walang kasarian. Pang-apat, lola. Mahusay, pambabae. At panglima, kabinet. Tama, walang kasarian.
Mahusay mga bata, palakpakan ang sarili. Ngayon naman, tukuyin ang kasarian ng pangalan ng mga larawan. Isulat ang PL kung panlalaki, PB kung pambabae, DT kung ditiyak, at W kung walang kasarian. Uulitin ko, kung panlalaki, PB kung pambabae, DT kung ditiyak, at W kung walang kasarian. Unang larawan ay basket. Basket. Ano ang kasarian nito? Tama! WK. Walang kasarian. Pangalawang larawan ay pare. Pare. Ano ang kasarian nito? Tumpak. PL. Panlalaki. Pangatlong larawan. Aso. Aso. Ano ang kasarian ng aso? Magaling. WK. Walang kasarian. Pang-apat na larawan, sombrero. Sombrero. Ano ang kasarian nito? Mahusay. WK. Walang kasarian. Panglimang larawan ay unan. Unan. Ano kayang kasarian nito? Tama. WK. Walang kasarian. Ngayon, isulat ang kasarian ng pangalan ng mga nasa larawan kung panlalaki, pambabae, ditiyak o walang kasarian. Unang bilang. Ang nasa larawan ay baso. Baso. Tama! Walang kasarian. Pangalawang bilang. Ate. Ate. Magaling. Pambabae. Pangatlong bilang. Kuya. Kuya. Tumpak. Panlalaki. Pang-apat na bilang. Halaman. Halaman. Tama. Walang kasarian. Panglimang bilang. Madre. Madre. Tumpak. Pambabae. Ano-ano ang kasarian ng pangalan? Ito ay panlalaki, pambabae, ditiyak, at walang kasarian. Magaling! Uulitin ko, ang kasarian ng pangalan ay panlalaki, pambabae, ditiyak, at walang kasarian. Magaling! Magbabalik tayo pagkaraan lamang ng ilang paalala. MTB MLE Radyo Eskwela. Nay, paano po kaya ako makakapag-aral ngayong pasukan? Wala naman po tayong sapat na pera upang makabili ng makabagong teknolohiya tulad ng cellphone, internet at laptop. Anak, huwag kang mag-alala. Mayroon naman tayong radyo. Narinig ko kanina sa isang anunsyo na magagamit ang radyo sa inyong pag-aaral. Ito ay tinatawag na Radio-Based Instruction o RBI. RBI? Ano po yun, Inay? Ang RBI ay isang alternatibong pamamaraan na inilunsad ng DepEd upang maihatid ang mga kaalaman sa pamamagitan ng pakikinig sa radyo. Paano po ito gamitin, Nay? Bubuksan mo lamang ang ating radyo at hanapin ang Radyo Eskwela. Ito ay mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes sa oras ng alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Wow! Ang ganda naman yan, Nay! Excited na ako sa darating na pasukan! Isang impormasyon mula sa Kagawaran ng Edukasyon at ng himpilang ito. MTB MLE Radyo Eskwela! Nagbabalik ang Radyo Eskwela. Ako pa rin ang inyong makakasama, Binibining Lizette Pia Guray. Ngayon,
Tapos na ang ating leksyon. Oras na para sukatin ang inyong natutunan. Kunin niyo muli ang inyong sagutang papel at lapis para sa ating pagsusulit. Isulat ang inyong pangalan, seksyon, at petsa ngayong araw. Narito ang inyong gagawin. Babasahin ko sa inyo ang bawat tanong at piliin ang wastong kasarian ng pangalang may salungguhit sa pangungusap. Isulat lamang ang titik. Uulitin ko, piliin ang wastong kasarian ng pangalang may salungguhit sa pangungusap. Isulat lamang ang titik. Handa na ba kayo? Unang bilang. Ang kama ay malambot. Ang kama ay malambot. Ang nasalungguhitan na salita ay kama. Kama. Ito ba ay L, panlalaki. B, pambabae. D, ditiyak. W, walang kasarian. Pangalawang bilang. Masipag ang aming guro. Masipag ang aming guro. Ang nasalungguhitan na salita ay guro. Guro. Ito ba ay L, panlalaki. B, pambabae. D, ditiyak. W, walang kasarian. Pangatlong bilang. Siya ay tunay na kaibigan. Siya ay tunay na kaibigan. Ang nasalungguhitan na salita ay kaibigan. Kaibigan. Ito ba ay L, panlalaki. B, pambabae. D, ditiyak. W, walang kasarian. Pang-apat na bilang. Ang aking kuya ay malakas. Ang aking kuya ay malakas. Ang nasalungguhitan na salita ay kuya. Kuya. Ito ba ay L, panlalaki. B, pambabae. D, ditiyak. W, walang kasarian. Panglimang bilang. Ang lolo ko ay mabait. Ang lolo ko ay mabait. Ito ba ay L, panlalaki. B, pambabae. D, ditiyak. W, walang kasarian. Diyan nagtatapos ang ating pagsusulit. Nasagutan niyo ba lahat? Magaling! Dahil ginalingan nyo sa ating aralin, sabay-sabay nga natin sabihin sa ating sarili, mabuhay! Ang galing-galing natin! Mahusay talaga kayo! Ngayon, itaas ang kamay at ipalakpak ng tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Upang mas maunawaan nyo pa ang ating aralin tungkol sa mga kasarian ng pangalan, gawin ang karagdagang gawain. Maaari nyo itong sagutan at gawin upang mas mahasa ang inyong galing. Kung may katanungan kayo o gustong linawin, pwede kayong mag-text o tumawag sa inyong guro para magabayan o matulungan kayo. Sa pagkakataon na ito, gusto kong magpasalamat sa nagsulat sa script na ito na si Ma'am Florence R. Salcedo at bumubuo ng SDO Isabela RBI Production Team. Hanggang sa muli, ako ang inyong guro, Binibining Lizette Pia Guray. Laging tandaan, mag-aral ng mabuti dahil kayo ang pag-asa ng bayan. God bless us all! Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon.
Sa daan ng pagkatuto ay walang maiiwan. Kaya halina sa Radyo Eskwela!